Awit kayo sa Panginoon, ang isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandali diba. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Alfonso Maria ng Liguri, Ubispo at Pantas ng Simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagalob mong sa diwa ng ubispong si Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamuniyang gantimpala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyumbo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taong ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekiyas sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala roong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung makatotoo ang pahayag ng isang propeta, naiira lang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos,
Sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At makakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7th buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng may kapal na pagkain kanyang pangbigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at tiniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maganda pong, no, alam niyo naman na ang kwentong ito, no, yung pagpapakain sa napakaraming tao, no, 5,000 lalaki na kumain. Ito yung multiplication of loaves, no, yung himala na nakapagpakain ng napakaraming tao doon lamang sa 5 pirasong isda at tinapay at 2 pirasong isda. Kaya gusto kong pagtuunan yung pansin na itong unang bahagi. Kasi po, kung babalikan mo yung kwento, kung babasahin mo yung Biblia, bago ang tagpong ito, nung Sabado, yun po yung kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista. Pinugutan ng ulo si Juan Bautista ni Herodes dahil lamang sa udyok ni Herodias. So namatayan si Jesus. Kaya nga ang sabi po dito, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang lugar, ilang na lugar. Yan. Di ba? Kailangan po natin i-acknowledge, kailangan natin ng mga moment, time. Kung gusto mong mag-moment, okay lang yan. Ha? Kung may gustong mag-moment, bigyan mo ng pagkakataon. Huwag mong istorbohin. Hayaan mo lang. Kasi kailangan yun eh, no? Yung pinoproseso mo din, yung nararamdaman mo. Hindi pwedeng parang wala, parang hindi ka apektado. Meron si Kristo namatayan, nalungkot. Diba? Nalungkot siya. Kaya nga, gusto ko muna mapag-isa. Parang ganun, no? Lumayo muna siya sa kanyang gawain, lumayo muna sa napakaraming tao kasi gusto niyang damahin yung sakit na mawalan ka ng mahalaga sa'yo. Kesa yung magkaroon ka ng denial, kesa yung sinopress mo, yung naramdaman mo, eh, parang kinimkim mo lang. Eh ngayon, parang sinasabi, okay lang, gusto mong, sige, gusto mong umiyak, gusto mong lumayo muna, gusto mong mag-break, no, break time, sige lang. At kailangan tayo din naman,
sinusuportahan, tinutulungan din natin. Hindi mo, hayaan mo muna. Baka kasi yung di ba, yung grieving process na tinatawag, no? Grieving process. Pwedeng hindi lang tao ang nawala sa'yo, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang negosyo mo. No? Yung mga bagay na, yung, no, na nawala sa atin, sige, iyakan mo lang. Kailangan mo ng time, kailangan mo ng space, okay lang yan. Okay lang yan. Deserve mo yan eh. No? Deserve mo yan. Pero ang kagandahan po dito, binigyan ni Jesus ng pagkakataon ng kanyang sarili, no, yung tinatawag, di ba, parang sa term natin ngayon, di ba, yung me time. Mahalaga yun, me time. Kahit may asawa ka na, kahit may pamilya ka, mahalaga pa rin yung meron kang tinatawag na me time. Para at least nakakahinga ka din. Pero pagkatapos nito, hindi siya nagtagal eh. Yung, basta hinayaan lang niya. Kasi maraming misyon, maraming gagawin, maraming tao ang naghahanap sa kanya, marami ang nangangailangan ng tulong niya. Eh, di ba sabi, no? Nang makita niya, sinundan siya ng mga tao. Pero nung tapos na siya, hindi siya nagtagal doon sa sakit na nararamdaman niya, kundi, okay na ako. Ito, buhay pa ako, wala na si Juan Bautista, patay na siya, buhay pa ako, mayroon pang misyon, tuloy ang misyon. Ganun din marahil sa atin, tayo. No? Pwede naman tayo ang namatay nung panahon ng COVID, pero hindi tayo ang namatay. Namatayan ka, okay, iyak mo lang yan. Nawalan ka ng trabaho, bumagsak negosyo mo, okay, iyak mo yan. Pero hindi pa tapos ang mission mo. Huwag kang manatiling nagmumukmok na para bang namatay ka na. Kasi buhay ka pa. Yun ang katotohanan. Buhay ka pa. So, sana po, no, katulad ng karanasan ni Jesus, huwag nating i-deny kung nasaktan ka. Huwag mong isuppress. Kung gusto mong, no, ng panahon, okay. Pero sa atin po na hindi na pa nakakaranas ng ganitong pagkakataon, irespeto mo, igalang mo yung nararamdaman niya. Kung sino man yan, no, nakakilala mo, huwag mong pilitin, maging okay siya agad. Bigyan mo ng panahon. Pero ikaw naman, magiging okay ka din. Basta ibaling mo lang sa kung ano ang nais pa ng Diyos na ipagawa sa'yo, marami ka pang pwedeng tulungan, marami pang nangangailangan ng tulong ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Tumayo na po ang lahat. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos, manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon, ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos, sa mga nagugutom at nangangailangan, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo.
Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ngiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahain ito. At sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Binaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.